Natagpuan sa ilalim ng kama ang labi ng isang babae sa lungsod ng Pasay. Ang suspect sa krimen, asawa ng tiyahi ng biktima. Narito ang report ni Bam Alegre. Bandang alas 9 ng gabi, nabulabog ang komunidad ng Barangay 14 Zone 1 sa Pasay City na matuklasan ang labi ng isang bangkay na itinago sa ilalim ng kama. Duguan ang ulo nito at tila ba pinagpapalo. Nakilala ang bangkay na si Merlin Lozano, 20 taong gulang. Ganito kasikip yung mismong pinangyarihan ng krimen at narito pa yung kama na ginamit para itago yung labi ng mga biktima. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, wala raw silang narinig na anumang uri ng paghingi ng saklolo na nagmula sa kwartong ito. Tikalabugan lang po talaga. Yan lang. Bandang ano oras po yun? Mga alas dos po. Kasi palagi naman dyan eh. Kaya hindi namin napansin kung ano nangyayari. Yan lang. Pero tila hindi nagtagal ang misteryo sa likod ng pamamaslang. Voluntaryong sumuko si Marlon Balanza, 36 years old, at asawa ng tiyahin ng biktima. Napatay raw niya si Merlin sa pamamagitan ng pagpalo sa ulo nito ng 3x2 na kahoy. Aniya, sa kanila raw naninirahan si Merlin para alagaan ang kanyang 5 taong gulang na anak. Pero nagkaroon daw sila ng sagutan. Ang masaklap, nasaksihan daw ng kanyang musmus na anak ang mga pangyayari. Dahil sa cellphone lang po, sir. Nanghingi po ng load sa akin, sir. Tapos text. Sabi ko, huwag puro text. Trabaho lang muna tayo. Trabaho lang anak mo, yung anak ko. At turuan mo ng sulat. Napatay ko siya dahil nagdilim ng paningin ko, nahawakan ko po yung kahoy. Yun. Napalo ko ng di ko alam na pinalo ko pala yun. Itinanggi naman ni Balanza mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na may relasyon sila ng biktima. Humingi po ako ng tawad. Tapos yung lahat, pinagsisihan ko yung ginawa ko. Nakadetain ngayon ang suspect sa Pasay Police habang hindi pa siya naisa sa ilalim sa inquest proceedings para sa kasong pagpatay. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.